kami na nagat. Kanindo kang haugista sa dagat, afernin, ang amuang katigaduan pero ang muna sa amuang panparifeso, balay din na tayo mo. Tatumunin ito. Paminos na kami na sa po sa kadugay sa panahon na ka hirit ang panahon na kalayo na ang gusto dahil. Hindi sa aming wala nang bitabangan sa gobyerno o sa ibu at sa mga nga. Alalay, sabot na hinablian. Una naglisod may karon. Suba yun na kapigado. Mahina na yun tungkol sa mga pispal. Wala namin makuha tungkol sa mga tabaw ini mga negosyante nga aning mananagat ay naipiktado na gyud. Ang sauna managat mi sauna. Sandri lang tabaw sa una mangundak nami kay sa 20 kilo just kilo sa buwan na mo dre ka una. Pero karon nga daghan ang pispan, daghan na ang kwan sa alpha fort job na mo dre panibot. Karon ni sa managat niya sa ay. Ang dako nga problema is kanang kung wala guy kanang kuan ang amo bana kung walay ngan bitaw nga operator siya pero dili jud siya ingon nga kanang makadali-dali gu kag bali. Sa pagkakaroon, lisudyod, bula na sila kapin karon pero kanang, kuan, wala pa'y bali. Tungod niya, ang kumpanya ngay langgi kuan, ano na siya kanang, kung wala income, wala dyan kay bali. Ana dyan na siya, sa una pa na nga panahon, ana dyan na nga kumpanya. Sa iyong mga mangisda, sila yung pinakamahirap talaga ng yung kanilang kalagayan. Aside from lack of access to social justice and basic social services from the government, napakababa yung quality of living, not just because masyadong mababa yung kanilang kita bilang mga mangingisda, it's either commercial fishers at saka yung lalong-lalo na yung mga subsistence and marginalized small fisher folks. Kaya sa pay may kuwaon na mo mananagatan na. Wala na yun, tungod sa ilaha sa dagong kumpanya. So kung dagong kumpanya, kung dito ka lang sige ulit-ulit, wala. Hindi mo sadapin, hilo lang yapon. Wala yun. May intaon itong maningkamot, duwi tayo. Agwan kami sa basa, magluntag. Unan, init, hangin. Maningkamot lang, malis daw, kaya siguro malis nila siya. Wala lang eh, kwets lang eh, kay pumtriman eh. Isa rin na problema na kinakaharap ng mga mangisda ay yung environmental degradation, lalo-lalo na yung sa Sarangani Bay and other coastal communities na kung saan. No? Talagang napiktuan sila ng global warming at saka yung mga mining no? Sa mga kabundukan na yung mga waste products ng mga mining in aquaculture pupunta sa dagat at namamatay yung mga maliliit na isda. Kaya sa ngayon, karamihan ng mga small fisher folks ay talagang naghihirap kasi halos wala rin silang makuha within the municipal waters. Wala ka na magsalig sa panada. Tingsin mo, tawag yung panghaon na mo yung tamaharin sa mga kaya mabuhi, ano na. Huwag isa rin ko yan, walang magbuga sa mga sanang may kamot, ano. Kaya kontrolo ka rin sa presyo. Kay muna ganin nag-con kami kung saan mong buhat ng tanan. Wala pa kami magtukod o unay sa usasyon kasi nag-apangwaan pa kami kung saan maayong buhat ng tanan. Well, mga karuner, tutukod niya na yung puan. Ipan sa sentro o sa IOF, ditabangan kami na palalayan mo na kay Faranan maka pingkawas mo sa mga kapait. Dari sa Faranan dat hamit. Ang nagkat ko ko rin tawag pa yun sa nagkalala sa mga. Sa taas nga panahon, wala yun milain nga kanang makuan, kanang mahunaunaan, wala laing maplano. Mauni karun nga na tabangan mi sa sentro, sa IOF. Nga nakatukod ni o ganang fish worker bayanihan, lower bayanihan fish worker solidarity. Pinapalakas natin yung pag-organisa sa fish worker solidarity. So itong fish worker solidarity is a national union of fish workers composed of commercial fishers, subsistence and marginalized fisher folks para magkaroon sila ng leverage to influence the government policy decision makers, no? So far, isa sa mga ginagawa natin, talaga tinutulak talaga natin na una, ma-implement yung D156, no? Na talaga magkaroon ng real labor inspections to correct, no? Doon yung mga customary practices within the fishing community, fishing companies, no? Mapalambo pa ning amuang asosasyon
matabangan dili lang diri sa General Santos kundi sa tibuok nga kalibutan nga ang tanang mananagat dili na mahadlok makigdebate o makig sangga sa mga dagko nga kumpanya kay tungod kay mga gagmay lang mi wala mi kaiso. But sa mayon, so nag-expand na yung organizing work natin, no? Like in the province of Sarangani, the province of Sultan Kudarat, and even in Bangsamoro, autonomous region Muslim in Mindanao, at umabot na rin tayo sa Davao region, no? In Region 11, and even in Surigao del Sur, at of course sa Cebu, no? And hopefully, this year, magkaroon na tayo ng national na organizational structure for peace worker solidarity. So we need to organize this sector nationwide to come up with a strong leverage, no, para magtulak tayo ng mga national policy at national level. Kasi sa ngayon, ginagawa na natin sa local, no, sa mga key cities and provinces, ang nidala natin ay para doon sa national and even international, because we believe, no, na yung kung ano man yung problema ng mga mangingisda sa Pilipinas, ayan din yung problema ng mga mangingisda sa ibang bansa. That's why we need to deepen our solidarity work with other organization of peace workers union around the world, no? Especially yung tulong ng IUF. So for us, no, napakalaga talaga yung intervention din ng IUF, no? Particularly IUF Asia Pacific, no, na talagang na-sustain yung ating organizing work in the Philippines dahil doon sa kanilang technical, no, and even yung in terms of education, no. So napaka-laki yung naging tulong sa amin para ma-encourage and ma-motivate kami na gawin namin yung aming ginagawa, no, para maprotektahan yung isyu ng mga mangisda. Wala tayong maasahan, no, para magbago yung ating kalagayan. The only way para magbago yung ating kalagayan ay kailangan natin, no? Kailangan natin magkaisa, mag-organisa, at palakasin yung ating national at international solidarity. Kasi hindi mo pwedeng asahan ang gobyerno para baguhin yung ating kalagayan. Tayo lang ang maaaring magbago sa ating kalagayan. That's why we believe, no? Our union, our power.